So, balikan natin mga pambihira. And then, nakumukulo na siya. Pwede rin natin siyang pisa-pisaan muna yung kamatis para lalo siyang maglasa. Diyan na rin natin siya pisain mga pambihira. Yo, what's up mga pambihira? Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. So for today's vlog, magluluto tayo ng isang ulam lang. Kung kayo po ay may aftertaste pa sa mga kinain natin nung last year o nung December, may iba naman tayo ng ating lulutuin. Samahan nyo ko, magluto tayo ng sinigang ng lumahan mga pambihira. Alright, let's go! So ipiprepare lang natin mga pambihira yung ating gagawin ingredients. So meron tayong luya. Right? So maganda kasi yung sinigang na isda, merong luya. Kasi kung sariwa yan, sampalok lang talaga. Maganda pa naman yung isda. Pag sa probinsya, diretso yan. Kasi sariwa talaga ang isda. Right? Yun. Ayan mo, duwag. Right. So, lagyan din na siya natin ng kamatis o tomato. So, hati lang natin si kamatis. Right. And happy Sunday po pala sa inyo lahat. And ano po ngayon? January 9. Nasa rin Peace Festival ngayon. So, wala po itong celebration ngayon. Yung mga deboto ng Black Nazareth. Dahil sa ating pandemic. Hugasan lang natin. Ito mga kapambihira, tip lang. Para hindi kayo nagluluha pag naghihiwain ng sibuyas, bago nyo hiwain, hugasan nyo, basain yung sibuyas sa atong kutsilyo. Alright? Wait lang. So yun, ating binasa muna. So ganyan lang ang hiwa natin ng sibuyas. Right. Then, lagyan natin siya ng siling berde. Huwag natin ubusin, tatlo lang. And ako lang naman kumakain ng sili. Yun. And ito mga kapambihira, at hinugasan natin. So, dapat ang gulay hinuhugasan ng mabuti para iwas tayo sa anumang bakterya. Right. Maganda rin ang sitaw. Right. So itong dalong, pwede natin lagyan siya ng ibabad muna sa tubig. Mga pambihira, bago natin siya ihalo. Lagyan natin siya ng tubig para hindi siya mangitim mga pambihira ito. Portion na ito para hindi siya mangitim.
Ayun, oh. Babad muna natin siya sa tubig. And syempre, dire-diretso na ito. Sahaluan natin siya ng talbos ng kamote, mga pambihira. And talbos ng kamote, hindi lang ito basta nilalagay. Nagdadagdag ito ng lasa dun sa ating niluluto. So, ngayon, lagyan na natin ng tubig. Papakulo tayo ng tubig muna. Sa dalawang mangkok na tubig. Ayan. Nasa inyo na po mga pabira, tansyahin na lang kung gano'n ang gusto nyong dami ng sabaw. So, una lalagyan natin dyan. Siyempre, si sibuyas. Si kamatis. And yung luya. Ayan, pakuluan muna natin yan. Right. Pag kumulo na, siyempre ilalagay natin si isda pamaya-maya. Alright. So, balikan natin mga pambihira. And then, kumukulo na siya. Pwede rin natin siyang pisa-pisaan muna yung kamatis para lalo siyang maglasa. Diyan na rin natin siya pisain mga pambihira. Yung and dilagay na natin si isda. Lumahan na, medyo sariwa pa talaga siya. Right. Pwede na natin ilagay itong sitaw muna kasi yung talong madali lang siyang lumambot. Mayaman na natin lalagay yung talong. Sisitaw muna mga kumbiya. And lagyan na natin si sampalok. Wala tayong makuha ng sariwang sampalok dito eh. Alay, nasa syudad tayo. Sa probinsya, susungkitin mo lang yung sampalok, ayos na. And balikan ulit natin siya mga pambihira. Balikan natin mamaya and timplahan natin, tikman. Well, sigurado. Yun, oh. Pwede natin ilagay yung talong. Pwede na natin siya tikman kung anong pwede natin idagdag na lasa. Siya ng konting asin. Aba, hindi ko malasahan eh. Patay tayo dyan, walang panlasa. Lagyan na natin yung sili. Dagdagan natin siya na asin. Yun, sakto na yan.
So, pakuluan uli natin siya hanggang sa maluto na yung sitaw at saka yung talong. Okay, balikan natin mamaya. Sobrang kulo na niya, mga pambihira. And muli natin siyang tikman. O, ayos. Ayos na. And dilagay na natin ang talbos sa ibabaw. And sa part na to, pwede na natin patayin yung apoy, mga pambihira, para yung talbos ng kamote hindi ganun ka malabog. Right?